Magandang araw mga kaibigan. Ngayon po, February 24, ay dineclare ng Pangulong Marcos Jr. na special non-working holiday to celebrate the 37th EDSA Revolution Anniversary. Okay? So dati-dati, February 25, Sabado, bukas. Kaya ngayon, ang special non-working holiday. Okay? So, ito po ang first EDSA Revolution Anniversary na ang nakaupo ay Marcos na. Believe din ako dito sa kay PBBM, hindi siya vindictive talaga. Kasi inalaw pa rin niya, okay, celebrate. So, sino kaya ngayon ang magpunta sa EDSA Shrine sa Along EDSA para mag-rally ba doon, mag-speech? Malala ko, last year, nilangaw. Meron din, kailang mabibilang mo lang. Wala pang 100 nga katao. So, ulitin ko. Believe ako sa, mabait talaga itong si PBBM. Inalaw lang niya. Okay. So, ang tanong, dapat pa bang i-celebrate ang EDSA? Kung ako ang tatanungin niyo, yes, dapat i-celebrate. Kailan ako, I have a unique way of celebrating EDSA. Okay? So, explain ko na lang, how is my unique way of celebrating EDSA? On my way, tinatanong ng media, si PBBM, nasaan siya ngayon? Saan siya pupunta? Pupunta sa EDSA Shrine? O ano ba? Magsasalita eh. Wala. Tahimik. Paano naman niya isi-celebrate ang pagka-alis ng kanyang amahan? So, tingin ko, respeto na lang sa mga dilawan. And dyan ako bumibilib. Kaya dineclare pa rin niya na special non-working holiday ngayon. Okay. So, pag-usapan natin sandali yung EDSA, February 1986. I was a second lieutenant assigned in Mindanao. Nung nagkakagulo na, yung unit ko, halos kami lahat, pro-Marcos, Marcos loyalist kami, we are just waiting orders kung saan kami tatawagin para lumaban para kay President Marcos. 99% po ng AFP during those crucial moments, I can say it with certainty, Marcos loyalist. Ilan lang yung tauhan ni Ramos at Inrile? Around 2,000 lang yun eh. Kakaunti. Yung firepower, yung everything, nasa kay Marcos at his disposal. Kaya ako, kalmante lang ako na walang mangyayari kay President Marcos. Kaya nung may balita na umalis na siya, lumipad na, papuntang Paway, then later on, papuntang Hawaii pala, Guam, Hawaii. Nako, I was so shocked. I was so sad. And ngayon na lang, na may social media, nalaman ko, ang daming umiyak. Umiyak. Ako, hindi ko maintindihan bakit siya umalis. It remained a question mark on me. Kasi ako, ang laking utang na loob ko kay President Marcos Sr. Hindi ako nakapag-aral ng kolehiyo dahil pobre kami. Kung hindi dahil sa mga state colleges and universities na pinatayo ng late President Marcos Sr. Iskolar ako ng bayan dahil kay President Marcos at kung ano ang narating ko ngayon, hindi ko makakalimutan utang na loob ko sa Marcos Sr. Kaya during those moments I was so sad. Sorry, medyo naging emotional na naman ako. So it took 20 years bago ko naintindihan bakit kailangan niyang umalis. February 2006,
nag-celebrate ng 20th anniversary ng EDSA. Nasa Amerika ako by that time, nasa Washington DC. Nag-aral ako sa National Defense University ng counter-terrorism. I was so shocked, February 20, pag open ko sa TV, pagbasa ko sa mga news, ang laman ng balita sa US, the American media, they are criticizing CIA. Sabi ng mga media men, kasalanan nyo ito, CIA, bakit nyo pinatalsik si Marcos? Mas lalong malala ang sitwasyon ng Pilipinas ka ngayon kaysa noon. Tapos ipinalabas yung video na nag-usap si President Marcos at saka si General Baer. Sabi, "Sir, we are ready to fire on EDSA. We have the firepower. Waiting for your order." Anong sagot ni President Marcos? "No, do not fire on them. Disperse the crowd with what? Without firing on them." Doon ko lang nalaman. And then dahil sa social media, yun na, tinakot pala siya ng US na kung lalaban siya, dadanak ang dugo. Actually, binumba na nga ang Malacanang eh. Kaya doon ko na-realize, it was the US government ang nagpatalsik kay Marcos. Okay? So, dito, I will celebrate ngayon, EDSA, to celebrate the greatness of President Marcos Sr. Kaya kung hindi siya umalis at lumaban siya, nagkapit toko siya, anong nangyari? It should have been an EDSA massacre. Kung tumawag siya ng reinforcement sa mga loyal soldiers niya, and I was one of them, I don't know kung anong nangyari sa amin. Baka nagkaroon ng civil war. Filipino versus Filipino. So, EDSA, para sa akin, 86, dapat i-celebrate ng mga nakakaintindi sa pangyayari, i-celebrate ang greatness. Yung sakripisyo na ginawa ni President Marcos. Kinalimutan niya ang kanyang sarili bilang presidente. Isinakripisyo niya ang kanyang political career, his own family. Umalis para not a single Filipino will die. So dito mo makita yung pag-ibig ni President Marcos Sr. sa Pilipino. Hindi siya santo. May mga pagkakamali sa buhay. He is comparable sa ginawa ng Panginoong Hesus. Ano ang ating Panginoong Hesus? Diyos, naging tao, iniwan ang trono sa langit, okay? The King of Kings, the Lord of Lords, God, He became man. And then, dito sa lupa, He suffered and died para mapatawad tayong lahat. So, yun lang po. Pasensya na yung comparison ko kay President Marcos at kay Panginoong Hesus. So, magpasalamat tayo na mayroong Marcos na nagmamahal sa atin kaya walang nalagas noong EDSA 86 Revolution. Pasalamat tayo at may Jesus Christ na handang kinalimutan ang glory. Naging ordinaryong tao, nagsakripisyo sa krus na matay para tayo mapatawad sa kasalanan. Kaya ang gagawin na lang natin ngayon, tanggapin ang kapatawaran, tanggapin yung good news o yung gospel. Good news. ABC tayo. A, accept that we are sinners. Hindi natin maligtas ang ating sarili. Believe na namatay at nabuhay muli ang Panginoong Hesus para sa kapatawaran ng lahat nating kasalanan. And C, commit or surrender our lives to the Lordship of Jesus Christ. So ngayon, my special celebration of EDSA, this, mag-dinner kami with my dalawang apo, of course, with my children, ano. Tuturuan ko sila, I will educate them kung ano ang nangyari sa EDSA. Para ako na mismo na lolo nila ang magturo kung anong nangyari.
I will not wait for their teachers to teach them about EDSA. In the same manner na ginawa ko sa aking mga anak, yung tatlo kong anak, malalaki na. Nung bata pa sila, tinuruan namin kung sino si Marcos Sr. At naintindihan nila, naging Marcos loyalist. Gusto ko itong aking mga apo, tuturuan ko rin para maging Marcos loyalist. That's my unique way of celebrating EDSA. See you po next video.